Nako, napaaga natin ang gising sa kanya. Sige na nga, kasi may kasama na tayo. Nasa kabilang linya via Zoom. Nako, napaaga natin ang gising sa kanya. Aboy. Wala pong iba kundi si Miss Beverly Vega, ang CEO ng Ram V Supplies Trading. Ayan, tatanungin din natin. Hello. Hi. Baka may mga ano din? Baka may mga Chinese ano din to? Nalalaman na Chinese. Oo, di naman kaya Chinese partners. Oo. O di naman kaya may mga Chinese traders. Mm-hmm. Di naman kayo may mga Chinese friends and patronizers. Sige nga. Anyway, Miss Beverly, good morning at welcome sa ating programa. Good morning, Sunshine. Po. Kumusta po? Okay lang po, kuyat. At dahil sinabi mong puyat ka, pupuyatin ka namin lalo. Okay lang, sanay naman sa puyatan. Ayan, oy, ganun talaga pag mga ano, yung characteristic ng pagiging businessman, businesswoman, kaparte yan ng yes, ano. Yes, given na yun. Pero ano natututunan mo pag nagpupuyat ka sa negosyo? Pag nagpupuyat ako, madami. Actually, pag nagpupuyat ka, mas madami yung workload mo, so mas malaki yung possibilities na mas marami kang sales na makuha. So mas madaming sales. Oh, kasi nagma-market ako even midnight. Eh. Ay naku, grabe. Oo. Pero so far hindi ka naman wala ka pa namang ano, hindi ka pa naman nagkakasakit dahil sa ganitong klaseng ka dedicated mo sa work. Hindi pa naman po. Before nung ano nung mas pandemic yun, tinamaan lang ng COVID pero mild lang naman. How did it affect the business? Wala naman kasi same pa rin, kailangan mo pa rin mag-ano eh, kumayod eh. So I need to answer queries pa rin and process orders kasi kailangan ng mga clients. Correct. Oh. Ay, sige, ha? Pag-usapan natin itong negosyo po ninyo, itong Ram V Supplies Trading. Pero bago yan, nako, batiin muna natin ng ano, ng Happy Valentine's Day. Ayan. Naman si Ma'am Beverly. O ano bang Happy Valentine's Day? Opo. Ano bang pinagkakaabalahan natin ngayong Valentine's Day? Ang pagkakaalam namin, hindi wala ka dito sa Pilipinas, 'di ba? Opo. Oo, nasaan kayo ngayon? Nasa Singapore ako. Singapore! Ayun. Isa sa mga lugar na gusto kong puntahan. Oo, kasi sobrang malinis talaga sa Singapore. Oo, napakalinis. Diba? At saka isa din sa mga ano, sa mga business district in Asia. Yes. And in the world, ang Singapore. Ano bang pinagkakaabalahan ni Ma'am Beverly sa Singapore? Business pa rin ba? Is official trip? Ano po ba yan, ma'am? Yes po. Actually, di naman ako nagta-travel ng ano, kung walang halong business. Kasi kailangan ano, pag nagta-travel ako, I make sure na compensated lahat ng travel expense ko. Totoo nga naman. Importante, meron ka ring ROI pa rin sa lahat ng ginagawa mo. Yes. Okay. So, sige, kwentuhan niyo po kami, ma'am. Ano-ano nga ba ang Ram V supplies trading? Ano-ano ba ang mga ano natin dito, mga produkto at serbisyo para sa mga Pilipino? Actually, RAVV supplies trading supplies everything from A to Z. So, I import everything from A to Z, but my main products are internet supplies, like that, routers, so fiber optic cables, and internet equipment, telecommunication tools and equipment, and also solar power supplies, like solar lights and electrical and industrial supplies, as well as power tools and a lot more. Curious ako. Actually, halos cater ko lahat. Ay, grabe. So, tama nga, from A to Z. Yes, hindi ako nagpoko. Yes, hindi ako nagpoko sa isang line of ano lang. Product. I mean, isang niche lang. Yes.
Ilang taon na ho ba kayo nasa RABV? RABV has started since 2018, but I was busy with my freelancing jobs before. Mm-hmm. So hindi ako masyadong nakapag-focus dito. And then it just started to grow during pandemic, mm-hmm. since 2020. So mm-hmm. yes, it started with face shields and face masks. Mm-hmm. And then I started exporting beauty products to China first, mm-hmm. prior to selling face shields and face masks. And then yung clients ko in China, he became my first supplier sa import, pag-i-import ko. Mm-hmm. So, yun. Parang vice versa. Nag-i-export ako dun and then nag-i-import ako through his help din. Wow. And then until nakahanap lang ako ng mga sarili kong suppliers na rin. Mm-mm. Pero so first he worked as my sales agent. Yes. Oo. Nakikita ko yung lahat ng mga products and services, no. Panglalaki actually, more on sa mga technical. Yes. Oo. So ano ba, paano mo na adjust ang sarili mo since babae ka para i-monitor at i-cater ang ganitong klase ng mga products and services? Yes, actually, I am an IT graduate. So, regarding technicalities, medyo familiar naman ako sa mga products. Mm-hmm. So, hindi naman naging mahirap sa akin na i-familiarize lahat ng products. And then, I learned lang din from everyday, mm-hmm. from time to time na may mag-ask ng mga products, mga items. Like, when they ask me to import something, like, halimbawa, yung isang equipment, ipapa-import nila and then they'll tell me the specifications and then I'll tell the same to the supplier. Mm-hmm. So, vice versa. So, ayan. Ganun. That's how I learned and that's how I familiarized all the items. Mm-hmm. Congratulations. And sabi ko nga kasi, yes, IT graduate naman ako. So, I am familiar naman with those networking products for internet mm-hmm. tools. Yes. Dito ba sa Pilipinas, may physical store ka? Physical store? Yung sa, ano, ngayon, bago, yung sa may Santo Domingo, Pampanga, Inalin, Pampanga. Mm-hmm. So, hindi pa siya fully operational, pero it's opening soon. Mm-hmm. I have a stock house mm-hmm. in Angeles City. Mm-hmm. Mm-hmm. And doon ako nag-start. Doon nag-start yung pinaka-stock house ko. And then, meron din mga stock sa bahay, sa Tarlac, and then dun sa variety store din sa Tarlac. And meron din ako sa Manila, which is nakikibodega ako sa logistics. Uh-oh. Since katiwala ko naman yung mga tao dun kasi matagal naman ako nag-i-import using their service. Mm-hmm. And I also have sa Cebu, mm-hmm. yun, dun sa trucking service naman. Ayan. Yung ano ba, gaano ka ba, sabagay kasi IT graduate ka nga, so mabilis lang yung familiarity sa ganitong klaseng mga technicalities. Pero ikaw ba ay nagsosolo lang o may iba ka pang partners aside from your suppliers? Yes, actually ngayon solo ko lang. Wow. Yung mga Chinese kasi, hindi mag-release ng product yan or they will not ship the packages unless it's fully paid. Mm. Mm. Pero unless, halimbawa, talagang pinagkakatiwalaan ka din, minsan may mga ganun na kahit hindi fully paid, they offer their services naman. I have one supplier na actually, madalang lang yun, pero sometimes I pay half first. Mm-hmm. Mm. And then, pagdating dito, dun ko babayaran mm-hmm. yun before he delivered the item. It's all about trust. Kung maganda din naman yung relationship nyo as actually, business partners. Yung sinusupplyan ko ng beauty products noon sa China. Meron na siyang warehouse kasi dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero he sells naman mostly tools, I mean toys and the household supplies. Mm-hmm. Mm-hmm. At actually, diba, I sell toys din dyan sa variety store. You can see. Hindi ko na kukuha sa kanya yung mga items. I have my own suppliers sa China. Pero like nung Christmas season, rush yung mga products. So
kumuha ako sa kanya since nandito rin naman sa Pinas yung iba niyang item. So malaking bagay din kasi pero, ano, parang yes. Pag sa pag rush, pwede siyang malapitan yes. agad. Mm, 'di ba? Yes. Ayan, sayang din kasi yung income. Mm-mm. Yung profit. I believe ma'am, meron ka pang ibang business, baka uri ng business, baka pwede niyo pong maikwento din sa amin ma'am. Aside from, I think, RABV Supplies Trading, di ba? Meron pa po ko yung iba. Yes. Ano pa ba? Yes, ano ba ito, ma'am? Yes, like yung nabanggit ko kanina, yung variety store, BMRZ Variety Store. Mm. I sell toys and candies there. Ayan, meron din mga baby stuff. Mm. And then may mga mobile electronics access. Accessories, mm. And then mga small household items and like mga seasonal items. Like ngayon, meron akong mga pang Valentine's. Mm-mm. Ay, yes. Oo nga pala. Ano yung ba mga ano offers yes. mo ngayong Valentine's? Ayun, yung mga ano lang, mga small items lang kasi I want to sell cheaper lang. Mm. So ano, yes. pang ano yan, ba? Mga pang small couple? Small stuff toys, pang... mga, yes. Ah. Mga roses. Okay. Eh, paano sila mag-order? Halimbawa, is this through online? Tatawagan ka ba? Or pupunta sa logistics? Sa mga, ano mo, stock house actually, mo? Actually, yes. Merong physical store yun, yung variety store in front of Matatalaig, Magic Star Matatalaig sa Tarlac City. Mm. So, they can pick up okay. yung so, mga items there. They can walk in or we can deliver naman. We have riders okay. naman. Kasi halimbawa, kung gustong subukan yung services mo dito sa Metro Manila, ang layo naman kung pupunta pa ng Tarlac. Oh, I have ano din dyan, mga riders and mga drivers naman. Ah. Yung mga napagkatiwalaan ko na. Mm-mm. So pwede kasi palang i-book siya. Kasi matagal ko na silang, yes. Mm-mm-mm. Okay. So, ikaw kasi babae ka. Iba kasi yung impression pag babae ang nagli-lead sa isang company. Ano ba yung, ano ba? Oo, parang ang tatapang. mga risk-taker. Mga risk-taker. Oo. May mga challenges ba na naharap mo along the way habang ikaw ay, syempre, in the span of 2018, 19, 2020, 21, 22, 5 years now, 'di ba? Ano yung mga yes. challenges na ano mo, na nakaharap mo? Challenges? Yes, actually sa business madaming challenges eh, mayroong maraming failures. So you need to try and try lang. Tapos never kasi you need to not to lose all the opportunities na dumarating sa iyo. So kailangan mong mag-work hanggang sa dumating yung perfect timing na ibigay sa iyo ni God or ng universe yung right business or right career para sa iyo. Actually madami I had failure businesses before online international drop shipping from Amazon to eBay. So dun sa mga failures na yun naman we learn. So, hindi naman tayo mag-grow if we'll not learn. And also, another challenges are yung mga, syempre, yung mga sinasabi ng ibang tao or mga against sa atin. Because when we were down, talaga madaming mga taong nakatingin sa atin. Mm-hmm. So, they want to see us down. And they say something against us na talaga namang magbe-breakdown tayo emotionally and mentally. So, for me lang, nilabanan ko yun and I just stay in peace and silence and I just focus on my goals. Yun, nag-work lang ako ng nag-work hanggang sa one day, ayan, nandito na ako. Hindi. Pero at least, until now naman, even though I can say na I'm established financially na, hindi ko pa rin naman kinoconsider na myself as mayaman or
ordinaryong tao lang din naman tayo, and we still work pa rin naman. Mm-hmm. We still work to live, and we work to live, yun. Totoo. So, alagaan yun. Lang, alagaan mm-hmm. lang. Yes. Kasi at the end of the day, kahit gaano tayo mag-work para sa sarili natin, hindi natin alam yung kapalaran. Kasi God sees all. Mm. Diba? God sees everything. Sabi nga, parang gulong yung buhay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pag hindi may natin, nasa taas, bababa at bababa ka pa rin. Tayo so, sigurado. Parang cycle lang yan eh. Yes. So, if you stop, walang mangyayari. Mm-hmm. Totoo. At kung panahon na para tumigil ka, yes, wala right. kang magagawa. I think wala mapapagod din yung universe. So, ay, pero, universe is limitless. Kung halimbawa, if you still try to pray and pray and pray, di ba? And for your wants and needs. Yes, it's all about, faith and hard work. Believe in yourself as well. Totoo, also. Totoo. And sa capabilities mo, yes. And hard work. Correct. Kasi hindi naman bubuhos lang yung blessing sa'yo kung wala kang gagawin. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yes. You need to take every opportunities that will come. Mm-hmm. At saka dapat maging center natin ang Diyos kasi siya naman yung provider ng lahat. Huwag mawawala. Ayan, yan. Okay, sige. Ano pa ba ang kailangan natin kay Miss Beverly? May nagtatanong, ilang taon na daw ba si Miss Beverly? I'm 27 na. Turning 28 this September. Advance happy birthday po. Sobrang taga. Kahit yung cart lang sa akin. Si ano ba? Kasi syempre, usapang puso na lang din. Si Ma'am Beverly ba ay single, double, triple, o quadruple? I have a partner and I have three kids na. Ayun! Pero slim-slim tayo, ha? Ano yan? Maalaga ba sa sarili? Yes. O ano ba mga sikreto? May picture pala ako siya. Wow. happy life lang. Uh-huh. So, important. Avoid all the negativities in life. Ay, totoo. Yung mga marites, huwag pansinin. Yung mga kaklase mo dati, na minamarites ka ngayon. Yes. Actually, yung mga negativities sa buhay natin, they will just lessen your power and energy to focus on your goals. So, better na wag na lang natin silang pansinin, and at the end of the day, kasi tayo pa rin yung makakasolve sa problema natin, and wala naman silang matutulong. Totoo. So, mind your own business. Ayun, just live your life the way you want it to be. To the fullest. Just ignore them. Oo, ayan. Si Mister nasaan? Nasa Pilipinas? Yes, nasa bahay sa Tarlac. Ayan. Oy, bago tayo magtapos, Miss Beverly, batiin mong lahat ng mga kaibigan mo, lahat ng supporters, suppliers, lahat ng mga traders mo, pamilya mo na naging inspirasyon, syempre sa katagumpayan mo ngayon. Yes, so hello lahat. Good morning pala and happy Valentine's Day sa lahat ng mga friends, families, and mga clients, suppliers. Yan, mga traders, kapwa ko traders. Mm-mm. And sa lahat ng mga couples dyan, enjoy your day. Grabe, nakakasakit din yung message. Kami, wala namang kaming couple. Mapanakit ka, Ma'am Beverly. Ayan. So, everyday is like Valentine's Day. Totoo, parang Christmas lang din yan. Yes. Everyday is Christmas. Yes. Doon na lang tayo sa Christmas. It's a celebration. Totoo. Yes. Maraming... you just need to show love. Mm-hmm. And nothing could be more romantic than that. Si Ma'am Beverly, pag nagsasalita, akala mo mahiyain, pero pag nagsalita, tuloy-tuloy, di ka makasingi. Malumanay lang talaga siya nagsalita. Malumanay. Ganyan ka ba? Paano pa ma... Ilocano ka ba? Yes, actually, o mahiyain talaga ako. And hindi ako sanay sa ganitong setup. I'm more on written.
mas na-express ko yung sarili ko sa writing. Ay, sana sinubukan na lang pala natin. Nagtatanong kami dito, sinusulat mo na lang. Okay. Yes, I have a website and nag-start ako mag-write doon ng mga content, mga vlogs. Ah, okay. Travel vlogs and yung mga pumapasok sa isip ko, mga thoughts, ganun. Sinusulat mo. Yes. So, nakailang libro ka na ngayon? No. It's on my website. A website. Oo. Yes, okay. Personal website. Andun din lahat ng mga business pages ko and mga social media sites. Oo. Pero may bibihira ang ganitong klase ng mga taong mahihain na mga pero successful. Pero businesswoman. Oo, mga successful. Kasi may mga iba mahihain. Talagang ayaw subukan yung ano, yung mga... Yes. Ano tag doon? Yung mga kailangan endeavors. Kailangan lang talaga mag-take. Yes. Okay, sige. Maraming salamat, Miss Beverly. And of course, happy Valentine's. And we pray na mag-succeed pa mas ang lahat. Mas success. Mag-succeed pa, no? mas magkaroon pa ng more success. Oo. Ayan, ikaw. Mali yung unang sinabi ko. Maraming salamat, Ma'am Beverly. Oo. Pwede ka nang matulog ulit. Yes! Pero feeling ko hindi siya matutulog ulit. Sabi nga niya, ayaw niyang masayang bawat oras na walang ROI, return of investment. Ayan. Oh. Para tuloy-tuloy na para si mahihirapan Ma'am. Akong kasama si Ma'am Beverly sa isang bahay. Baka palakwenta. Kapag nagte-travel ako, I make sure na I earn from it. Like sa yung mga damit, I buy them from Bangkok. So, lagi din ako dun. Because I have a clothing business din. Clothing line business. And meron kasi akong travel agency din. So, I just restarted it. Mm-hmm. Kaya yun, lagi ako nagta-travel. So I need to experience and mapuntahan yung mga places, mga tourist attractions para may maikwento din ako sa mga clients. Oo, nako. Ay, maganda. Masyadong focus si Ma'am ano, no? Oo. Feeling ko palang, hindi ka naman pala kwenta, no, Ma'am? Kasi nga, ang galing. Parating iniisip niya yung return of investment. Wala ka namang kinukwentahan sa asawa mo, sa mga anak mo. Na, hoy, yung ano mo, yung... Hindi ako ganun. Mabusiness lang talaga. Mabusiness lang. Wala, hindi ako marunong manumbat. Wow! Amazing! Yes. Galing sa puso. Ayan. Ang hirap magbigay ng ano, maraming sumbat. Oo nga. Pero pagdating sa business, talagang stricto ka. Pero mahirap lang magbigay din kapag kayong parang inaabuso ka na ganun. Ayun. So that's the time that I... You have to end up na and stop. Yes. Ganon. Okay. Maraming salamat. They have not learned. Yes. Okay. Sabi ko na nga talagang hindi mo na mapigilan pag ito yung mahihain na madaldal. I think nasalay na lang ako sa pagbablog ngayon. Siguro. Nakakatulong din. Yes, hindi ko ma-express yung sarili ko pag orally. Correct. Okay, maraming salamat, Miss Beverly, CEO ng RVV Supplies Trading. Good luck. Ang cute. Ang cute niyang kausap. Pag sinabi mong tama na, tuloy-tuloy pa rin. Nakikita ko talaga siya, napaka-persigido ni Ma'am. At saka napaka-business-minded kasi 27 years old pa lang. Turning 26. Turning 26? Ah, 28. Yeah. Ayan. Ang galing. Mapursigido. Naku, sana lahat ng mga tao ganyan. Mm-mm. Yung tipong business-minded, tapos hindi sinasayang ang oras ng walang kikitain, walang makukuha. Sa iba na mga Pilipino, mga kabataan, 27, 28, naku, ewan ko lang kung may mga trabaho na ang mga to. Pero hindi rin basta-basta, kailangan niya din. Kailangan din niyang magsumikap dahil may anak, may asawa, may pamilya na binubuhay. Yeah. Okay, sige. Oy! Adayan, wala na tayo. Oo. Pero ano sabihin lang dito ni Ricky Agabuman sa Taclara, pwede naman pero kung sasabihin din